Ayan guys, malapit na kami sa Lady of Manawag na crossing. Nakahihi na tayo dun. Nakahinga-hinga din sa pagpipigil ng ihi. Si Mrs., hindi ko alam kung ano, hindi pa daw siya naihi. Ang ating OBR, hindi pa daw siya naihi. Eh malayo pa yung ano dito eh. Pag wala. Sabi ko hindi, kung hindi ka pa naihi. Kung hindi ka pa naihi, sabi ko. Ayan guys, yung picnic crew tsaka Our Lady of Manawag magkatabi. Ha? Ano po? Ayan na yung crossing Talisay guys. Kung sa kabila tayo duman, nandyan na tayo kanina pa. So nangyari pala yung shortcut natin, long cut. Pero pag sa weekend talaga, sobrang traffic tong main road na to. Kaya dun kami lagi nadaan. Ito main highway ng Tagaytay. Ano? After naman kasi nung landslide or yung bagyong Christine, ano, binyahe na to ni Boss Jao Moto, no? Wala naman masyadong issue sa kalsada, maliban dun sa mga... So, yun, yung pababang Talisay na to, guys, ano? O siya na clear na to, no? Kasi konting lupa-lupa lang naman yun last time. Na iniiwasan ni Boss Jao, no? Pero ang kawawa niyan, yung mga natabunan, no? Automatic 18 ang patay, ha? Parang ganun. Ang natabunan ng landslide. Hindi ko alam kung paano nangyari yun or sobrang lakas lang ba talaga yung ulan, no? Kasi pati tulay nila doon, diba eh. Ganun kalala yung landslide na yun. Oh my god, tapos may ganyan pang construction na ginawa, oh. Nice. Ganda ng view, no? Pag nandyan ka kakain sa restaurant o hotel na yan, ha? Ganda ng view mo. Para yung skypad ni ano, Slater yung. Ayan.
Ayan, yan lang naman yung mga ano, mga lupa-lupa at mga sanga-sanga ng kahoy. Matarik to, talisay na to. Akala ko dati, ito yung matarik na ano, bisikletahan eh. Pero naahon ko na to. Na dire-diretso, walang tukod. Sabay ka na ng yabang ano. Pero meron pa lang, meron pa palang mas matarik dito. Yung sa may Black Wall. Yan pala yung kaya favorite ng mga ano yan. Siklista yun, yung Black Wall na yan. Sobrang tarik. Ito, may ano, pahingahan. Yun, parang ano, 200 meters na tarik dire-diretso. Walang pahingahan. Ito may pahinga pa eh. Yung after mong lumiko, merong ano, falls flat lang, hindi matarik. Ayan, another dire-diretso raw vlog tayo nito. Para pag uwi na lang tayo siguro magka-cut-cut ng video. Ano? Pagpabalik na sa Matimuanan to Cavite. Oh my god. Sakit na ng tenga ko. Namali yung insert ko ng helmet. Malaki kasi yung ulo natin. Ano? Over yung ulo natin. Ah. Yun. Adjust ng konti. Talisay. Welcome to Talisay, to Taal Volcano. Oh my goodness. Ganda ng view. Ano yung ginagawa doon sa kanta? Dati pinaglalaban to na wag ano eh. Wag, anong tawag yan? Wag tayuan ng mga establishments yung ano, yung Tagaytay, para maganda siya tignan. Pero pag lumingon ka sa Tagaytay, puno na kasi ng building. Anyway, dati yun. Ngayon, pwede na. Business as usual. Ayan, ito pala yun. Ayan, maraming lupa. Ayan, yan. Hindi pa rin masyado na clear, pero at least madadaanan na na. Dahil yan sa bagyong Christine. Bigla kasi bumuhos yung ulan na naraan. Yung landfall niya ng araw mismo, mahangin lang yung nag-landfall na siya bandang north.
So okay lang, naglandfall na siya. One day later, okay na. The next day, nung mga hapon, bandang hapon, the next day, after niya maglandfall, biglang sobrang lakas ng rainfall niya. Kahit malayo siya, nasa bandang north na siya, si Christine. Pero yung rainfall niya nun, matindi, malakas. Parang undoy. Pero sa side ng Cavite lang yun. Hindi siya sa Metro Manila, sa side, bandang Cavite lang halos. Cavite, Batangas, yung rainfall na yun. Parang undoy nga yung buhos niya, baha lahat ng ilog. Sa ulan niya yun, parang nag-ulan siya ng hapon hanggang gabi. Parang ganun. Kaya nagkaroon ng ano, natatabunan ka talaga pag nagka-landslide, tulog ka eh. Or nasa bahay ka ng mga oras na yun. So yun, napaka-dangerous ng time na yun. Paggabi talaga, ano, dapat laging aware or mag-evacuate na lang pag ganun na. Sobrang lakas ng ulan. So pinaka naapektuhan noon, yun nga, in between Talisay at saka Laurel. Pag nakita niyo sa mga news, talagang wipe out yung part na may landslide. From ibabaw hanggang baba ng kalsada, aabot hanggang main road yun. Yung Laurel yan, yung area na yan. Yung water na yun, aabot hanggang doon. Overtake tayo guys kasi mabagal yung mga ano, four wheels. Pati three wheels. Slow down, men at work. Ang ibig ko lang sabihin, ano, pag two wheels kasi mas madali sumingit. Ano. Hindi nga lang maganda sa cornering. Kung di ka, ano, nahilig mag-ride. Ayan, so warning ka, kasi, ayan, kagaya niyan. Kasi hindi pa na-clear yung kalsada. Ayan, so hanggang ngayon, hindi pa siya clear, guys, ano. Hindi pa na, ano, nalinis. Pero possible naman, bigayan lang. Hindi pa siya nalilinis. So, mantakin mo kung oras nung bagyo na yon, no? Nung start nung landfall, in-announce siya, mahangin lang siya. Tapos after that, tinitake for granted mo lang, pabiyahe-biyahe ka, no? Tapos habang nagbabiyahe na sa biyahe ka, biglang ganito, no? Nagkaroon ng landslide. Masaklap. Yung ganun. So pag may bagyo guys, dapat
Diba? Parang COVID lang yun. Stay at home lang. No? Iwasan na natin magbiyahe. Maliban na lang kung rescue team tayo or ano. Diba? Yung mga, yung laging nagtitext NDDRR. Ano? NDRR. MC ba yun? Ayan, yung laging nag-a-advise ng situation. Kagaya ng Leon, oh. Hindi naman sana kami aalis ng bahay kasi may bagyong Leon, eh. Eh, nang nakalagpas na siya ng, ano, north. Yung farther north na siya ng bansa. Anong IAEA's responsibility. Eto na. Gumanda na yung panahon, bumiyahe na lang tayo, no? Kasi syempre, nakamotor ka lang, tas maulan. Delikado naman. Eh, gumanda yung panahon. Kaya tanghali na kami, nag-decide kami na umalis. Pero kagabi, nag-usap na kami kung tuloy ba o hindi, or ano. Ayan, talisay na to, area na to, papunta tayong Tanawan, Batangas na. So medyo init na guys. Hindi medyo, sobrang init pala. Sobrang init na guys dahil it's 12 in the afternoon. 12 noon na guys, lunchtime na. Alam mo na pag lunchtime, tapos walang kulimlim, heat stroke ang kalalabasan mo. Sobrang init. Ay, may cemetery pala dito sa part na to ng Tanawan, Batangas, guys. Ayan eh, traffic eh. So later na lang guys, no, ma-traffic